Parang script lah. So, Pastor, ano pong mga advices nyo for young couple? Young married couple. Married couple. Number one is honesty. Mm-hmm. And you should know what the other doing, you know, and you know, you be transparent. That's the most important as a couple, so that there's no secret in between, you know. Yeah. Because those kind of secrets will hinder you to become more closer. Mm-hmm. Yeah, transparency is number one. There are so many things, you know, many things that you can build your relationship as a couple. But one of them is transparency. Yeah, transparency. Even the deepest secret of your spouse, yes, you must know, or he or she must, you know, confide to the other, so that you will know the deepest feelings of each one. Mm. You will have understanding all the more, and transparency really builds stronger relationship. Knowing that you know the person very well, yeah. Mm. If there is secrets that's sometimes holding you back, yeah. So I think that's number one for me, transparency, so that you will know better each other. Yeah. And knowing the other person, understanding the other person, is will make you more in love. Yeah. Will you make you more in love knowing that, oh, she really, oh, really trusted me because he really trusted me because he pour out everything. Yeah. Yeah. That's one thing for me. That's what supposed to be couple. Oh. No hiding anything. So that you can help each other build up the relationship. Not just the other one. Because some couple only the other one is building up, the other one is tearing down. You know. It's better for you to be cohesive together as a couple. So that you will love more. Opo. And you will love more the Lord. Yes. Thank you. Ilang lang na share for now. Opo, salamat po sa advice, Pastor. Hello po, Pastor. So, naggagawa po kami ng videos, random videos. Pero this time, mga life-changing questions. Hindi, ako lang patanong. Kasi, yung tanong ko, Pastor, is, paano mo na-meet si Lord? Tapos, ano yung kailan mo nakita na tinatawag ka ni Lord na maging pastor ka ganun? Oh, kailan mo nakita? Like, ilang years mo nakilala si Lord tapos diyan mo napag-decide na, ay, tinatawag ako ni Lord. Okay, first of all, I just want to... Gusto kong pasalamatan ng Panginoon kasi nung bata pa ako, nakikita ko ang tatay ko nagbabasa ng Biblia. So pagkaalam ko ang Bible, salita ng Panginoon, so kahit na saan ka pupunta na sekta, magjo-join, as long as nagbabasa sila ng Bible, ganon, yan ang mentality ko noon. At nagpasalamat ako kasi doon sa amin, yung Episcopalian ang ano, church doon, na-involve ako sa ano, na-involve ako nung nasa high school na ako, na-involve kami ng mga YPCF organization, so youth organization ng ano, yung church doon. Pero yung talagang nakikita ko noon, nung bata pa ako, may nakikita kong nagpipreach sa salita ng Panginoon. Oh. How I wish na ganyan din ang game. Meron yung inner desire ba na inner desire na parang ganun din gusto kong gagawin balang araw, parang ganun. Tapos yan na siyempre tinuro yung pag-aaral nung nasa first year college na ako, nakita ko yung pinsan namin na
na born again. Oh. At nakita ko sila na dati-dati lasinggero yung ano. Lasinggero siya tapos napapakinggan ko pa noon yung mga comments niya sa mga born again, sa mga charismatic group na parang business, huwag kayong sasali dyan, huwag kayong mag-study na yun. Yung challenge. Oo, pero after years passed, nung na-born again siya, bumisita ako one night na bumisita ako sa bahay nila tapos sabi niya na, tama pala yung pinupuntahan niyo. Noon, sabi niya, yan talaga ang pagkailangan. Yung naimpis sa akin, kung paano binago ang Panginoon, yung pinsan ko na yon, asawa ng pinsan ko, na lasinggero, ako pa kaya. Yeah. Na hindi dumating sa punto na ganyan talaga ang ano ko na as in na lasinggero. Mm. Kung binago niya siya, can he not change me too? Yes. So, nagsisina ako. And then, that was a challenge for me na nag-encourage sa akin na mag-join. At nagkataon na yung pinuntahan nila, ano, yung church na to, Free Believers doon sa Baguio. Nag-join na sila, nag-start na ako mag-join hanggang nagpa-baptize na ako. Yeah. So, yan. Paano ko nakilala at sino ko ng buhay ko sa Panginoon dahil sa nakita kong pagbabago na nagawa ng Panginoon sa ating pinsan, pinsan. Second, kung ang sa pagpapatuloy ko na ano, pakikinig ng salita ng Panginoon, yung parang inner desire ko noon na mag-preach ng salita ng Panginoon every time na nakikita ko yung mga layman, pastors o mga nag-preach, yes, o pari na na-revive yun sa aking kaisipan. Yeah. So, nung nag-decide na ako way back 1990, 1991, nag-decide na ako na sige, magsisilbi na ako sa Panginoon. Okay. And that's the time nag-join na ako ng Free Believers. Tapos tamang-tama nagre-recruit na sila kung sinong yung pastor. Mag-interesado na gustong mag-undergo ng discipleship para magiging pastor, magiging isang church worker ng Free Believers. Oh. Then nag-volunteer na ako. Yan. Sa Baguio din kayo na? Yeah, sa Baguio. So, nag-stay kayo doon talaga sa Baguio ng ilang years? Or oh, yeah. Months? After na nag-undergo ako ng ilang seminar, tapos in-assign niya kami. That was the time when, I don't know kung alam niyo yung Mount Pinatubo eruption, kung naano niyo noon. That, I was in Zambales that time. Nung pumutok ang Mount Pinatubo, that's my first internship sa local church sa Acohima in Zambales. Doon na ako nakasign after 7 months ko doon. Nung 1991, linipat na ako, reshuffled na kami, pumunta ako sa Baguio. And then the following year, 1992, nasa Tadjan na ako, nalipat na ako sa Tadjan, Mountain Province, doon na ako nagtagal. Lahat ng aking mga assignment dyan doon sa Mountain Province, lahat bago kami nag-move dito 2009. So diretso kayo USA, Pastor? What year is that? Parang from 1992 hanggang 2009 doon ako sa Mountain Province. Yeah, pero after Mountain Province, the USA. USA, 2009. Pero hindi ako pumunta dito nung ano, it's just because related sa work ni Mrs. Petition niya kami, nagiging dependent niya kami. Yeah. Then lumipat kami, then nag-start na kami pagayon ng Panginoon sa States. Si ibang pastor nagsasabi na sila ng Hong Kong, Japan, ganun. Bago sila isend sa talagang kung saan talaga sila mag-stay ng ilang years, ganun. Iba ang case namin dito. Iba ang case kasi pumunta na kami because of kay Mrs. Yeah. And meron kami pamilya, mayroon kong anak at hindi ako kaagad nag-ano. Parang huminto ng ako ng
pagka-pastor for ano din, then the inuloy ko 2018. Sa saan niya po sa tagal niyo na pong naging pastor, ilan yung mga pastor na kilala man o hindi na umalis na sa FSF? Ilan ang mga pastors? Hindi ko mabilang. Roughly mga merong mga 15 plus. 15 plus? Yeah. Sa buong ano? 15 sa mga pastors na since 3 decades yeah. From 1990 to this year mga 15 around 15 na. Okay. Sa tingin niyo po pastor, ano yung mga reason ba't umaalis ang isang pastor sa ministry niya ganun? Minsan yung mga iba meron siyang kanilang prinsipyo. Kanilang mga prinsipyo na hindi lang sila. Yes. Hindi lang sila ang ano, hindi lang sila. Yung mga iba nag-join sila ng ibang denomination, niyaya yung ano, in-encourage tapos nag-decide na sila na umalis. Yan. Mga reason ng mga iba. Nung mga iba, dahil sa pagsubok. Hindi nila nakayanan ang ano, pagsubok sa kanilang buhay. Sabi nila na gusto niyang magpahinga sa pagsisilbi. Then, tuloy-tuloy na hindi ano, hindi tumuloy. So yung mga tumigil na yun sa talagang fully stop na hindi na naging pastor? Meron yung mga iba na nag-start ng bago nilang church, mostly. Sarili nila? Oo, sarili nila. Sila ang ano? Kasi ano eh, parang sa akin na parang mas mahirap ata yung mag-start ka ng panibabang mong church kasi like, parang nag-aaro ka ng system na compared pag naging pastor ka, like maybe at BSF, like there's a, may system na na sinim ni Bishop, ganyan na nakukumbino na sa kanila na yun. Pero sa akin, I acknowledge na yung part ko is to support kung ano man ang insisting na yes. Kung saan ako nilagay ng Panginoon. And then I just support. Sa ano na kagaya ito PCF na yun. Kahit saan ako pupunta, dalhin ng Panginoon. So, sisilbi pa rin ako under the leadership. Kaya sabi mo, existing na church. Yes. Kung baga yung free believers, parehas naman yung ano, kahit naalis ka, lilipat ka sa ibang sekta, parehas din na si His Cristo pa rin ang ano. Yes. Pinipreach mo. Yan ang prinsipyo ko. So, if that's kahit na mag-stick ka o alis ka, parehas pa rin na Jesus Christ. Why not stick? So, Pastor, ano po yung favorite life-changing na Bible verse mo? Yung Jeremiah 29:11. Yes. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Bakit yun po, Pastor? Yes, because bali, yung plano ko noon, nung pumunta ako dito sa Canada, is to become rich. And thank God, dito ako tinawag ng Panginoon na maging pastor. Amen. Any advice po sa mga youth about sa Bible verse na yun? Ang advice ko sa mga youth is you need to seek the Lord. And I believe that your plan, that's your plan. You can do it, especially if you get your course. Mm-hmm. But the plan of God is more beautiful.
So if your plan is to become a doctor, that the plan of God is for you is to become a pastor, you have to obey. Amen. 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 Thank you po, Pastor. Yun lang po. It's true. It's true. Actually, that's when I went full time. I nearly went home. Kasi, walang pera. But the Lord is gracious. He highlighted to me, polish your obedience. Polish your obedience and you'll see. And that's all I did until along the way I learned. And if make your utmost desire and priority is the presence of God. That's why church, the presence of God, going to church, priorities, whatever it is, your top priority is the presence of God to serve Him. Your finances, sir. It may not come automatically, yeah, because you will be tested. God will test how He could trust you. Start with little things. But the Bible says, he who is trusted with little can be trusted with much. But there is no replacement for obedience. Because obedience is the evidence that you have faith. Any advice po sa mga young couple or yung mga bagong kasal po? Just thank you. Yes, in general. Oh, there will be tests coming, but always go back to your commitment. Because when you vow, when you pledge to love each other, you always go back to that. Because commitment does not depend on your emotion. It is beyond your emotion. Even if you are so upset at one time, yeah, there are things you are not, you don't agree with, but think of your commitment. That's a covenant. It's a lifetime. You treasure that. So, I say, kasi Pastor, mostly mga tao, or ako din, gets emotional sometimes. Paano ma-overcome yung pagiging emotional? It's part of our life. It's part of humanity, having relationship. And God created all this for a reason. But when trial comes, if trial comes, remember this, it is a privilege to show that you are true with each other. When temptation comes, trial comes, it's time to stand on the word of God. No, I've got to stand. I've got to show that I am true. Pastor, ano pong masasabi niyo sa mga, kasi ngayon uso yung mga kinakasal and then after few years nagdi-divorce, diba parang it's the same thing. If you remain true, be faithful to God, that's in your foundation, that you will stand firm, just like the Bible says, blessed is a man who built his house upon the rock. The winds, storm, the rain comes, the wind blows, but it will stand because the foundation is on. So bear in mind the love of God, it is Jesus, the foundation of your relationship.
Doon ko nag-accept ng verse yun. Boys and the Foolish. Nagpatayo ng bahay. Ano to? Ano to? Saan siya banda? Ano to chapter 7? It applies to everything. Our faith, even in a relationship. The foundation is Jesus. Jesus is the rock. Kasi yung mga ka-work ko po, laging sinasabi na sa pag-aasawa daw, darating yung point na magkakasawaan kayo, yung mga ganun. How will you keep yung love burning? Parang ganun. Pag dumating sa point na yun. God will guide you. Actually, you grow in relationship. And your relationship grow deeper. So, Pastor, since yung team ng men's conference nyo, we believe, any short advice sa mga taong they don't believe in God? Kailangan manampalataya at maniwala sa Panginoon. Kasi yun naman ang susi sa kaligtasan at pagpapatuloy sa paglilingkod. Amen. Pastor, nabanggit ngayon kahapon yung mga sa tattoo, ganun. Like, nag-wonder lang ako kung isang born again na tao tapos like parang sobrang like parang fully dedicated niya sa ministry niya ganun tapos like parang one day gusto niya maging pastor like, pero may tattoo siya, pwede ba siya maging pastor ganun? Yung mga kalagayan ng tao bago siya nanampalataya is sabi ng Panginoon is remain like that, but if you can, if there is a way, if you can have a way to remove it, then mas maganda rin. Pwede rin ang mga yun. Pero kung talagang mahirap tanggalin, is pag kinuha mo yun bago ka manampalataya sa Panginoon, is understanding naman. So, may pag-asa sila maging pastor kahit na may tattoo sila na? Oo. As long as decided, fully committed. May pagkaiba kung nanampalataya ka tapos magpapalagay ka pa is hindi na problem. Pero yung mga lahat yung past natin is those are forgiven and forgotten by the Lord and washed by the blood unless pwede mong patanggal din. Maganda rin. Kasi po Pastor na ano, napapansin ko sa generation ngayon. Like yung pagtatato, like naging normal na. Like parang pagbibisyo is naging normal na. Yun ang sabi sa salita ng Panginoon na do not conform to the pattern of the world. Not because the world is also they are doing it, then you also follow. That's where that verse pa yun, Pastor? Romans chapter 12 verse 2. Beginning verse 1, you offer your bodies to the Lord, and then verse 2 is, do not conform to the pattern of this world. Whatever is viral is not because viral and then you will also follow. Yes. So, but you have to still keep or obey what the word of God is saying. Yes. Amen.